5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Radyo. Mga kapatid, ang perfect morning, lumipat na po sa hapon. Sagot kita, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Radyo 5, 92.3 News FM. Please follow me on my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. That's Cheryl Cosip. Kita kits! Mga kapatid, ang perfect morning, lumipat na po sa hapon. Sagot kita, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Radyo 5, 92.3 News FM. Please follow me on my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. That's Cheryl Cosip. Kita kits! Publiko. Ang sagot, 2.3 News FM, Radyo 5, ang tunay na tunog ng serbisyo publiko. Napapanood din po tayo via live stream. Live po tayo sa Facebook page po ng inyong lingkod. Please do follow me on Facebook, Cheryl Cosim. At maging po sa ating, please do subscribe to our channel. That's also Cheryl Cosim sa YouTube channel po. At syempre, mga kapatid, ngayong araw, handog po namin ay usaping tutulong po sa inyong magnilay-nilay, ano po, para muling makabangon, magtiwala at magbalik loob sa Diyos. Lahat po nang yan makakaya dahil sagot kita kay God. Ayan, every Friday, yan po ang ating tema dito sa sagot kita. Sagot kita kay God. It's a perfect way po to end our work week and to begin our weekend, 'di ba, with our family. So katuwang po natin ngayong hapon ang MX3 na mamamahagi po kami. As usual, ayan po, mamamahagi po kami ng 5 gift packs mula po sa MX3. Kompleto po yan. May MX3 coffee mix, MX3 tea, MX3 capsule, dalawa po yan, yung original at saka yung may L-carnitine and CoQ10 at syempre may kasama po yung Holy Bible po natin. Ayan, nakita nyo po sa ating mga screen. Minsan po naubusan po kami ng Holy Bible, pinapalitan naman po natin yan ng Daily Bread. Ang MX3 po ay isang food supplement na may taglay na alpha, beta at gamma nutrients, mga powerful antioxidants mula po sa mangosteen fruit. Mula po ito sa talukap o pericarp po ng mangosteen na nakatutulong mapabuti po ang ating kalusugan. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong tumawag sa hotline numbers po ng MX3 0918-888-8693 or you may visit them sa kanilang website www.mx3.ph. At para po mas ma-inspire tayo, mga kapatid, at ma-bless pa tayo sa pagpapatuloy ng ating araw, ito po ang sasagutin natin na question of the day. Paano makamove on sa mga pinagdaraanan sa buhay? Sino ba naman ho ano ang walang pinagdaraanan? Kaswerte nyo na kung wala ho kayong pinagdaraanan sa buhay. Yan po ang gusto nating tanungin at mabigyan po tayo ng gabay ng kasama po nating pastor this afternoon. Kung may gusto po kayong ibahagi sa tanong na yan, ay inaanyayahan ko po kayong mag-comment lang sa live stream o tumawag po sa aming hotline. Ating hotline number ay 86329094. Again, that's 86329094. We'll put you on air para diretso po kayong
makapag-share sa amin or makahingi po ng guidance mula po sa ating pastor for today. Ngayon, himayin po natin ang ating question of the day with, ako, talagang pinisil-pisil ko po siya kanina kasi kadalasan po, actually hindi kadalasan, nung kasama pa po natin siya sa Perfect Morning, eh virtual lang po natin siyang nakakasama. Pero he's here. Ayan, live, in flesh. Ayan, kasama po natin Pastor Jeff Elescopides, ang lead pastor po ng Victory sa The Fort. Good afternoon, magandang hapon, Pastor Jeff. Ano, ayan, nag-appear na, in flesh. In flesh, ayan, oo. Cheryl, thank you so much for having me. Alam mo, excited din ako dahil for the longest time, sabi mo nga, lagi tayong virtual. Oo. But now, I have the privilege now to see your beautiful studio. Ay, naku, magbabago pa yan. Yan, magbabago. Nagagandahan ka na dyan, yeah. Magbabago pa yan. Dahil ito po ay, sa katulad ng sinasabi natin mga kapatid, marami pong pagbabago talaga dito sa Radio 5. At ang gusto lamang po namin ay mas mabigyan po kayo ng makabuluhang mga programa. At ang sagot kita, kung dati last, nung po tayo'y nasa Perfect Morning pa, Pastor Jeff, Wednesdays, Thursdays, and Fridays lang natin sila nakakasama. Okay. Ito, Lunes hanggang Biyernes. Wow. At itinaon po namin na every Friday ay sagot kita kay Lord. No. Ayan, sagot kita kay God ang ginawa po naming episode. It's the perfect way nga to end our work week. Dito tayo, Monday to Friday, kasi dyan marami tayo, ramdam natin yung mga pinagdaraanan natin. Tama. Eh. And gusto natin mas maging lighter or mas maliwanagan sila. No, bakit tayo din binibigyan ng Panginoon ng mga ganitong pagsubok po sa buhay na kasama to sa pagmamahal niya sa atin. Correct. Diba, Pastor Jeff? At inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating discussion. Please do post sa FB page po ng Cheryl Quasim or sa YouTube chat po natin. Mamaya babasahin natin yan isa-isa. And if you want to go on air, ano po, pwede po kayong tumawag again sa ating hotline number. That's 86329094. 86329094. 9094. Ito, diretsuhan na po natin. Ayan, simulan na natin yung ating discussion, Pastor Jeff. Paano nga ba makaka-move on sa mga pinagdaraanan sa buhay? May sistematikong paraan ba para gawin ito? Ano yung unang dapat gawin? Well, Cheryl, before we dive into the topic, ano, una, we have to understand, the Bible is very clear, in this world, you'll have trouble. So, except i-clear muna natin yun na hindi ka nag-iisa. Yun po yung point ko. So, sa mga may pinagdaanan ngayon, ang problema kasi, Cheryl, sometimes we feel parang nakadagan sa akin yung mundo. Parang ako lang yata nakaka-experience na to. No? Jesus was very straightforward. If you are living in this planet, which we all are, sabi po niya, in this world, you're gonna have trouble. So, that's very important to understand. Hindi ka nag-iisa. Now, paano maka-move on sa ating mga pinagdaraanan? Cheryl, from the word itself, pinagdaraanan lang. Huwag kang pumark, okay? Huwag kang pumarada. Dumadaan nga lang. Umiikot ang mundo. So, kailangan talaga, we have an understanding, panandalian lang to, temporal lang to, pero kailangan yan. So, I have a powerful verse in Isaiah 43. I just want to share this para hindi naman sarili ko lang opinion to, kasi ito nga pong segment na show natin, sagot kita kay Lord. Uh-huh. Kaya puro po salita ng Diyos ang ating gagamitin. Hindi opinion, hindi kong sariling katalinuan. Sabi sa Isaiah 43 verse 18, forget the former things. Kalimutan daw natin yung mga nakaraan. Mm-hmm. And then sabi dito, do not dwell on the past. This is a command from God. Hindi po ito suggestion. Ito po ay direct command from God na maganda pala sa Tagalog, ilibing mo sa limot. At huwag nang alalahanin pa ang nangyari noong unang panahon. Ibig sabihin, kung meron mang mapapait na nakaraan, ang una nating agenda is kalimutan ito. Now, ganun ba kadali yun? Of course exactly. Not. Exactly. Oo nga. I was gonna ask that, alam Pastor Jeff. Yun. Sabi mo, parang sinabi mong mag-let go. Ang hirap mag-let go, Pastor Jeff. Ay, mga may hugot dyan. Oo. Lalaki na yan, di ba? Parang kahapon nga lang, pag nagkukwento yung nanay ko, historical eh, parang kahapon lang. Now, we have to understand, Cheryl, how do you let go of the past? Mm-hmm. Does that mean kinalimutan mo na? Ano, magkaka-amnesia ba ako? Hindi po.
But you will not allow the past continually hurt you. Hindi mo i-allow yung mga nakaraan na itali ka at hindi ka makamove on. Kasi, Sherry, like a case in point, unforgiveness. Yeah. Mm-hmm. That's one way of really holding on to the past. Mm-hmm. Pag meron po tayong taong hindi mapatawad, nire-relinquish natin, inaalala natin pilit yung ginawa ng tao na yun sa atin, yung offense. By the way, Cheryl, the word offense, ang Greek word niya is skandalon, which means trap. Trap. So when you harbor offense, you're actually fell into a trap. Mm-hmm. Kaya sabi sa Bible, those who overlook offense are blessed. Mm-hmm. It takes a greater sense of... Ang hirap na no, kasi parang bear trap siya. The more you harbor bitterness, resentment, anger, and envy sa mga taong galit na galit ka, you're actually in a trap. Kaya when you say, forget the past, kalimutan mo yung nakaraan. What you're actually saying is, I will not allow my past pain, hurt me, continually hurt me. Now, ang secret kasi, Cheryl, to forget the past is the following words dun sa verse. Pastor Jeff, putulin kita ng sandali. Itong sinasabi mo na, okay, para makalimutan, kanina na-mention mo kasi, ang hirap patawarin or kalimutan yung taong nakasakit sa'yo. Mm-hmm. Pero di ba may mga pagkakataon na mismo, sarili natin yung hindi natin mapatawad. Yes. Oo, parang nandoon yung guilt. You continue to feel the guilt and yung parang, kunwari naging alcoholic ka or other kinds of addiction. Mm-hmm. Or yung napabayaan mo yung pamilya mo or alam mo na ikaw yung nakasakit sa kanila, hindi mo mapatawad yung sarili mo. Yes, that's true. Kasi ikaw yung merong condemnation and guilt. Now, the starting point is to go to the people that you've hurt and then make amends, makipag-ayos ka. It doesn't mean na marirestore ang relationship. May mga kina-counsel ako, Cheryl, na talagang imposible nang ma-restore yung relationship. Pero the fact that you humble yourself, mm-hmm, at pumunta ka sa tao na na-offend mo, whether anak mo yan, na naglakihan na, pero alcoholic ka, no, habang lumalaki sila, a humility to come to them and just say sorry. Yung patawarin niyo ako. Kasi it takes a lot of humility to say, to acknowledge na mali ako, nagkamali ako. So I guess the starting point of forgiving yourself is going back to the people we've hurt and just simply, anak, I should have known better. Bata ako nung naipagbuntis kita or whatever. And then humingi tayo ng tawad sa mga taong na-offend natin. Humingi tayo ng tawad sa mga taong nasakta natin. And then, let's continue from there. Mm-hmm. Kasi hindi siya ganun kadali. Mm-hmm. It takes a lot of understanding of the love and forgiveness of Christ. Kaya kailangan involved si God, which is the next part natin. Okay, let's go ahead. So after we let go, we let God. Sabi dito, Cheryl, as I continue with the verse, forget the former things, do not dwell on the past. Sabi ni God, see, I am doing a new thing. It takes faith to move on, Cheryl. I've been counseling people for the past 13 years of being a pastor. Ang hirap talaga makamove on pag walang God sa picture. Okay. Kasi ito, Cheryl, see, I'm doing a new thing. It springs up. Ayan, kung may Tagalog version, maganda rin yan. Yeah. Do you not perceive it? Uh-huh. So after we forget the past, okay? After mong nilibing sa limot, yung verse na to says, tingnan mo, may ginagawa ako, sabi ni Lord. Uh-huh. Okay? Meron akong ginagawa and it takes an eyes of faith to see, Lord, hindi ko pa nakikita yung solusyon mo. Hindi ko pa nakikita yung galawan mo, pero I'm believing that you're gonna make things happen. Mahirap i-explain, kaya nga po spiritual tong level na to, hindi to physical, because mm-hmm, if we're gonna wait for physical manifestation, pastor, hindi ko nga ako makamove on sa addiction ko eh. Galit pa nga rin yung asawa ko sa akin eh. No, when you go to God, when you offer it before God, when you align yourself po sa katuruan ng Diyos, God will start making things happen. And I love the verse that says, Cheryl, na my grace is sufficient for you. It's made perfect when we are weak. You know, a sign of weakness, yung pag-surrender mo kay God, pag-humble mo before God, is a sign of weakness. And God is saying, oh anak, ayaw mo na pala sa driver's seat. Ang tagal mong hinawakan niyang manubela. Mm-hmm. Doon ka sa passenger seat, I'll do the driving, you're gonna enjoy the ride. Mm-hmm. So, this verse is powerful. Do you not perceive it?
maaring hindi pa nakikita sa physical, but it's happening on the spiritual. Kaya po, sagot kita, spiritual yung matter natin. Mm-hmm. It takes faith. Cheryl? Opo. At this point, ito, Pastor Jeff, minsan mas madali tayo natin maintindihan pag naririnig din natin mula sa isang individual kung paano pa nila, mm-hmm. paano sila naka-move on. Tama. Paano sila naka-move on? Nakakatulong po yan. Ito, kasama po natin at this point, nagsilbi po siyang isang dekada po siyang nakulong. Wow. Mga kapatid, hindi po biro, no? Pero ngayon, alam niyo po, nagsisilbi na po siya sa simbahan. Alam. Ayan. Wow. Alright, kasama po natin. Nasaan na? Alright, kasama na po natin. Si Lolo Noel. Lolo Noel Alberto. I'm not sure if we'll call him pastor na, pero ayan, Lolo Noel, are you there? Ayun. Yes po, Ma'am Cheryl, Pastor Jeff. Mukhang hindi naman Lolo. Oo, ha? Mas bata pa sa akin si Tito. Ayan. Hi, Lolo Noel. Gusto po natin ma-inspire po ang marami ring nakikinig sa atin at nanonood sa through live stream. Ano? Bago nyo po makilala ang Diyos, ano po yung naging buhay nyo, Lolo Noel? Ay, napakahirap po. Kaya pagka inaalala ko yung aking nakaraan, kasi at the age of 7 po, ay naghiwalay ang parents ko. Mm-hmm. At nung maghiwalay po sila, talagang literally, sa kalye po kami nakatira sa Avenida Rizal, Santa Cruz, Manila. Mm-hmm. So mahirap po ang nasa kalye. Lima po kaming magkakapatid na lalaki nasa kalye, tapos yung dalawa ko pong kapatid na babae ay dahil hindi po pwede sa kalye, kinuha ng aming lola. So sa kalye po ay siyempre, wala ka talagang matutulugan. Literally, natutulog po kami sa kalye, tapos sa jeep ni Mang Totoy. Kaya nung mga time na yon, pagkagabi po, wala kang sapin, walang unan, namumura ko ang Diyos. Kasi tinatanong ko, kung merong Diyos, bakit ganito? Mm-hmm. May tatay ako, may nanay ako, hindi namin kasama. Hanggang sa isa pong hindi ko makalimutan, yung gutom na gutom ako, mga 9 o'clock po ng gabi yun sa Hillbend na Bolingan, ay yung saging na tinapaka na ay kinain ko pa po. Mm-hmm. At siyempre, pagka magbabatchoy kami, yung mga tira-tirang pagkain sa restaurant, doon sa Silver Star Restaurant, kukunin ko lang yung tira-tirang pagkain, papaluin ka pa ng waiter. Pinukpok pa ako sa ulo ng sandok. So, siguro, kaya po apat sa mga kapatid ko, nakulong din po. Mm-hmm. Meron akong kapatid na napatay ng pulis sa Tondo. Meron akong kapatid na namatay sa pagiging drug addict, nakita na lang sa kalye. Kaya nung mga time na yon, I really don't believe na merong Diyos. Opo. Pagka ang Diyos ang pag-uusapan, mumurahin kita. Umabot po sa punto na nakulong po kayo. Bakit po kayo nakulong ng 10 taon? Mm-hmm. 17 years old po ako noon, tapos nagkaroon ako ng girlfriend, si Edith. Sabi ko sa kanya, magsama na tayo kasi doon lang ako nakaramdam ng pagmamahal eh. Mm-hmm. Eh sabi ko, bibigyan kita ng bahay at lupa dahil magaling na nga po ako magnakaw. Yung grandmother ng hipag ko, kasi nakapag-asawa ng medyo may kaya yung kapatid ko, si Kuya Danny, pinapunta niya ako sa bahay nila, tapos sabi niya, dito ka na, nakita ko yung kahadehero. So November 6, 1979 ay nilagyan ko ng sleeping pills yung pagkain ng kapatid ko pati yung mga tubig na iinumin nila at yung dalawa kong co-accused binuksan ko yung pintuan sa baba dahil nandun po yung kahadero sa baba dun sa grandmother ng hipang ko hanggang sa dumating po yung time na yun nga po na napatay po yung matanda tapos sabi ko dun sa dalawang kapatid ko kung magising yung, sa dalawang co-accused ko, kung magising yung kapatid ko tsaka yung hipag ko, ako na yung papatay. Kasi wala ka talagang Diyos eh. Wala kang mm-hmm. namulatan na merong Diyos na pwede mong tawagan. So yun po, nahuli po muna silang dalawa dahil nag-blowout po nung after nung pagnanakaw. Tapos may nag-tip, nahuli sila. Ako po yung tinuro na mastermind. Kaya, at the age of 17, nasa Manila City Jail na po ako. Mm-hmm.
for the case of robbery with homicide. Okay. Bibitinin po natin yung ating kwentuhan, ano, Pastor Jeff. Paano nagbalik loob sa Panginoon? Paano nabago ang buhay mo sa loob ng kulungan? Kailan nyo nalaman na tinatawag na kayo at hindi po kayo iniiwan ng Panginoon? Paano nyo naramdaman yun? Kasi doon po sa pinagdaanan nyo, tayo, kami, hindi po ganyan kahirap ang pinagdaanan, pero pag may mga pinagdadaanan eh, sinisisi kagad or nagtatanong kagad sa Panginoon, eh iba po yung pinagdaanan nyo yung hirap. Parang ang pag-give up sa inyo si Lord and now you're back with Him. Yun po ang gusto naming malaman, pero bitinin muna natin, ha, Lolo Noel, yung inyo pong kwento. Mga kapatid, sumali po kayo sa aming talakayan ni na Pastor Jeff and Lolo Noel. Mayroon din ho ba kayong pinagdadaanan? Paano po kami makakatulong po sa inyo? Maaari po kayong mag-share din sa amin katulad ni Lolo Noel sa 8632-9094. Kung gusto nyo pong humingi ng gabay, prayers mula po kay Pastor Jeff, you may call us or you may post po sa ating FB page, that's Cheryl Cosim, at maging sa ating YouTube chat. Huwag po kayong bibitaw, katuwang po natin ang MX3. Magbabalik po kami dito lang sa Sagot Kita. Hi guys, ako galit si Bernard. Gaga ko naman si Steel and welcome to our vlog. We can have some line, no? We are from 2M Journey. Hi guys, let's go. We started vlogging because we love traveling and food. And as we pursue this passion, naging emotional kag spiritual support man namon ang isa kag isa. Guys, kaunta. For sure namin tingilan na siya. Uy! MX3 coffee break na na. Wow! Thank you, Jay! Thank you, bro! We love MX3 coffee. It has a high source of vitamin C. That's why mas ginado kami to edit our vlogs. With our busy schedule sa shoot, ka-upod namon ang low in sodium, fat, and cholesterol-free nga MX3 capsule. Tested and proven na namon ang MX3 capsule. Disandiin kami mag-shoot, dala namon ini pirmi. Ang ampal guys, sa Bible, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. And pareha sa pag-subscribe sa Saman mga vlog, ang MX3 committed man to take care of our health. Nakasubscribe! Bye! Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153. Since I have been practicing... Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ko ako ng Panginoon. Exercise and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Exodus 18:21. But you choose from the people capable men, God-fearing men, men of truth, those who hate bribes, and put them over the people as rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Flex mo, Pinoy! Flex mo, Gawang Pinoy! Likas na husay, natatangi kahanga-hanga. Bawat likhay, hiyas, na may angking ganda. Bawat gaway, may sinisintang pag-asa. Buy local! Flex mo, Pinoy! Go local! Flex mo, Pinoy! Kapdayani ka!
singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Ang MX3 ay isang parang awit sa puso ko na nais kong iparating sa'yo. Oo naman, wagi ako sa pagkanta. Wagi rin ako sa kalusugan. Sa tamang ehersisyo, maayos na pagkain at sa tulong ng MX3. MX3, ang aking pinagkakatiwalaan mula pa noon. Ako si Dulce, I found harmony with MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako'y umiinom ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Jacob Lyon po, isang live streamer. Daming content sa panahon ngayon. Balita, mga kaibigan, mga influencers. Sinusubaybayan at hinahanap-hanap. Kapatid, sino nga ba ang pinapalo mo sa buhay? May isang tumatawag sa iyo. Follow me and I will make you fishers of men, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 19. Ako po si Jacob Lyon. Si Jesus ang dapat tanggapin at kilanlin. Buhay na buhay ang Panginoon. Accept, celebrate, Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX-traordinary. Inspiring them to have better lives, para sa akin yun ang pinaka-fulfillment ko as a filmmaker. Ako po si Olivia Lamasan. I am 58 years old and I am a TV and film writer and director. Nothing in life is easy. Ang pagsusulat at ang pagdidirect at ang pagpuproduce, hindi siya overnight. It's years really of committing yourself to the craft. Siguraduhin mong that it is your passion. Now that I am retired, marami akong time to take care of myself. Talaga, ini-embrace ko ang MX3 as a partner. I've been using MX3 for 12 years now. And naniniwala ako sa kanya eh, kasi it's natural. It strengthens you. Every day, I thank God for giving me a very blessed life. I'm so grateful for my family. I'm so grateful for the talents that God has given me and the many opportunities, no, that I may be worthy of the love and all the blessings, no, that He has given me. Maraming salamat sa MX3. I look forward to many more years of partnership with you. Maihahalin tulad kita sa isang camera because you give me more focus and you enable me to create more fantastic memories. Maraming salamat! And ayun, bumalik si Pastor Jeff. Sabi niya, asa si Pastor Jeff? Welcome back. Ito po ang programang Sagot Kita. Sagot po namin kayo kay God. Kasama po natin si Pastor Jeff at kasama pa rin po natin si Lolo Noel. Lolo Noel! Ayan, kanina naikwento yes, nakwento niyo na po, Lolo Noel, yung buhay niyo po before God. Sabi niyo nga po, talagang hindi kayo naniniwala. Sa lahat ng pinagdaanan niyo, talagang nag-give up na po kayo kay Lord, ano? Pero kailan niyo po, paano niyo po na-encounter ang Panginoon? Yun nga po, noong 1979, November 6, ay kami nakagawa ng crimen, robbery with homicide. So, after almost a month, ako po ay nahuli. Napakawalan niya ako po noon at napakatapang. Siguro ako lang huling nakagawa ng suntukin mo yung pinakamayor pagpasok ko dun sa bilibid. Sinapa ko yung mayor, tapos pinagtulungan ako, pati yung mga pulis, inilabas ako. So, sabi nga sa akin ni Colonel Lim, Colonel pa lang po siya noon, pasalamat ka, bata ka, kung hindi may pinaglagyan ka. Mm-hmm. Hanggang sa naging ano po ako ng mga pulis doon, naging ako po yung nagpapa lahat ng mga illegal po during that time sa Manila City Jail, dadaan po sa akin. Walang bilanggo na lalabas at papasok ng Manila City Jail na hindi po dadaan sa akin kasi ako po yung nasa booking and releasing section. Wow. So marami akong nagawang hindi rin po maganda. Talaga, kasi nga, demonyo po ako noon eh. Opo. Doon sa selda namin, hindi ko po pinapapasok yung mga nangangaral, yung mga amen-amen, yung tawagin namin yan sa bilibid. Pero 1982 po, 1979, nakakulong ko, 1982, kasi inom ako ng inom, Gilbis gin, sigarilyo, marijuana. So hanggang sa sumukap po ako ng dugo. Napakarami nung sinuka kong dugo. Tapos dinala ako ng mga pulis sa Tondo General Hospital. May narinig po akong kanta, yung kantang Hindi kita
malilimutan. Hindi kita pababayaan. Nung marinig ko po yun, naisip ko na, sabi ko, totoo ka namang Diyos eh. Kasi at the age of 15, nagtangka po akong magpakamatay. Mm-hmm. I took 20 tablets of Valium 10. Nung age 15 po ako noon, nandun ako sa kaklasiko kay Klado, nakita ko talagang Diyos. Alam ko, dun sa langit yun. Pero hindi ko siya kinausap, hindi ko siya tinanggap. Kaya nung sumusuka po ako ng dugo sa Tondo General Hospital, sabi ko, alam mo, totoo kayo. Bigyan mo ako ng magandang buhay. Kita mo yung buhay ko. Magmula ng bata, hindi ko naranasan yung maganda. Mahirap. Biro nyo, merong time, nandun kami sa Poneraria Popular, matutulog kami, sisipahin kami ni Mantoni. Mm-hmm. So, napakahirap. Pero sabi ko, tulungan mo ko. Sabi ko, alam kong kilala mo ko, ako lang ang Noel Alberto sa buong mundo. Kasi naisip ko na walang magkawing na fingerprint. So, yun po yung start. Nag-pray ako noon, nasa hospital ako. Tapos after a month, binalik na po nila ako sa Manila City Jail ng mga pulis. Mm-hmm. Pinapasok ko na yung mga nangangaral ng salita ng Diyos sa selda namin. Mm-hmm. Kasi ako yung mayor eh. So, nung pinapasok ko, yung sila brother rin eh, sila sister Mina, isa yun sa mga naging topic nila, yung kanta na yun, nasa Isaiah 49:15 pala yun, na malilimutan kaya ng isang ina ang sanggol na galing sa kanyang sinapupunan. Makalimutan ka man ng yung ina, ang Diyos hindi kanya kakalimutan. So, kasi ang nanay ko, hindi na ako dinadalaw. Dati namumura ko nanay ko eh, tapos binabato ko nung dala niyang mga pagkain sa amin, pagkadadalawin ako. Kasi lagi ko siya sinisisi. Mm-hmm. Pero yun nga ho, sabi nila brother rin noon, gusto mo bang maayos yung buhay mo? Gusto mo bang gumanda? Tanggapin mo ang Panginoon. So, yun na po yung start. Tinanggap po ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Then, binigyan po nila ako ng Bible. Lahat ng binabasa ko sa Bible, tumatama sa puso ko at isipan ko. Mm-hmm. Talagang tama yung sinabi sa Hebrews 4:12. The Word of God is like a double-edged sword, no, na talagang nakatatahok ng ating niisip at hanggang sa kasukasuan ay pumapasok. So, you know, isa sa mga... Alam ko, doon pa lang, binabago na ako ng Diyos eh. Napakawalang niya ako yung mayor noon. Pero doon, nakita ko, pag binabasa ko yung Bible, huwag kang gaganti, ibigin mo ang iyong kaaway. Tapos yung nabasa ko rin po yung sa Ephesians chapter 6 na 1-3 na honor thy father and thy mother, this is the first commandment with a promise. Ano yung promise? Gaganda at hahaba ang iyong buhay. Eh, gusto ko pong gumanda buhay ko. Mm-hmm. So, nung dinalaw ako ng mother ko, birthday ko po, first time ko po na sabi ko sa nanay ko, Nay, patawarin mo ko, namumura kita eh. Tapos, mm-hmm, inakap ko ang mother ko. Mm-hmm. Masarap po palang akapin ng nanay, ano? Mm-hmm. Tapos, sabi niya sa akin, Nak, patawarin mo rin ako, iniwan ko kayo. So, doon po, that was 1982, hindi ko makalimutan yung birthday ko. Kasi sintensya ko lang ho nun eh. Actually, sabi ko, Lord, gusto ko bago ako matapos yung birthday ko. Bago ako mag-birthday, matapos na yung kaso ko. Dininig naman ng Diyos, September 1, na sintensyaan po ako. I was given 10 years to 20 years in prison. At sabi nga ni Judge Alconcel, pasalamat ka, bata ka, kung hindi, bitay ka. Mm-hmm. Yun po, nung dalawin ako ng nanay ko, sabi ko, Nay, patawarin mo ko. Umingi rin po ng tawad ang nanay ko, tapos nag-akapan kami at sinabi ko sa kanya na, Nay, darating ang araw, ipagmamalaki mo ko. At ngayon na po na, yan, Lolo Noel. Pasensya na po, kapos po tayo sa oras, pero kamusta na po kayo ngayon? After meeting God, ano na po ang buhay natin, so, Lolo Noel? Yan ang maganda marinig, Sherry. Mm-hmm. Ano na ba? Napakaganda po. Napunta ako ng Iwahig, Sablayan, tapos sabi ko, Lord, palayain mo ako ng birthday ko and I will serve you for the rest of my life. Lumaya po ako birthday ko, September 2, 1989. Praise God. So, since then po, nakapag-aral ako, nakapag-masteral. 15 bansa na po yung napuntahan ko. At ngayon po, administrator ako ng isang private school dahil nakapag-masteral nga po ako. Aba? So, by the way, nakapag-aral po ako nung nasa kalye ko. 17 po kasing bahay yung napuntahan ko.
namamalansya ako, naglalaban, nagkakatulong para lang makapag-aral po noon. So, ayan po. Thank kaya you. Ngayon po, yun ho, at least, napakaganda na po ng buhay ko. I have 4 children, 3 na po yung nakatapos, isa nagpapastor po ngayon. Yan. Very inspiring. Gusto lang tanong kay Lolo Noel. Lolo Noel, sa mga nakikinig po sa atin, kung may isang bagay lang kayo na gustong i-advise sa mga taong hindi maka-move on, kasi kung pass at pass lang di pag-uusapan, kayo siguro yung kargado talaga, no? Mm-hmm. Looking at the things na ginawa nyo in the past, ano po isang bagay na maipapayo nyo sa mga nakikinig ngayon kung paano maka-move on dun sa mga mapapait na nakaraan, kumbaga, na nagawa nila? May guilt yung iba, may condemnation. Ano po ba yung mga advice nyo? Ang nakita ko lang po, no, na sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, na wala pang pagsubok na ibinigay ang Diyos na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi kanya susubukin ng hindi mo makakaya. Bagkos sa panahon ng pagsubok, tutulungan kanya upang mapagtagumpayan mo. Kasi this is a promise of God na talagang no temptation exists you except what is common to man. Yun po yung nakita ko na lalo na kung ikaw ngayon ay nagtitiwala sa kanya, there are around 3,650 promises ang Diyos at lahat ng pangako niya ay yes and amen. Sabi nga po ng aklat ng Korinto, amen, na lahat ng pangako ng Diyos, amen lang po ang sagot niya. Mm-hmm. Eh ngayon, nabasa ko na po ang Bible more than 100 times from Genesis to Revelation, kaya kita ko po talaga na lahat ng mga hinihiling ko sa Diyos, pinapangako niya ay natutupad po. Amen. So, biro niyo, batang kalye, nakulong ng 10 taon, 15 bansa yung napuntahan, 3 beses ako napunta sa Amerika. So, ngayon, maganda na po ang God, buhay. God is good. God is good. Praise God. Lolo Noel, marami Amen. Pong salamat. Marami pong salamat for sharing your story. Marami po, I'm sure, ang na-inspire po sa inyong storya. At pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Thank you. And magandang hapon po sa inyo, Lolo Thank Noel. You po. Salamat. Ang sarap pakinggan, pero nakaka-touch, ano? Ang bigat, oo. Parang bibilib ka talaga kay Pastor, ay kay Lolo Noel, ano? Pero Pastor Jeff, ano yung masasabi mo dito sa pinagdaanan nga ni Lolo Noel? Saan po doon yung binanggit natin kanina na letting go and letting God? Sherilyn, aba nakikinig ako kay Lolo Noel, parang isang bagay lang talaga yung tumitimo sa akin. Unang-una, mahal siya ng Diyos. Parang, there's a verse in the Bible that says, God is patient, not wanting anyone to perish. Pasensosyo siya. Kasi, kung ako siguro yung Diyos, sa dami niyang ginawa, yes, sa impyerno to, baka mayor sa impyerno yan. And yet, makita mo yung pagmamahal ng Diyos. Imagine mo, nasa ospital na ospital siya, doon niya na-encounter. For him to experience God. Kaya po sa mga may pinagdadaanan ngayon, alam niyo po, mahal ka ng Diyos. Hindi pa tapos sa'yo si Lord. The Bible says, all things work eventually for good. Mm-hmm. Sa mga taong mahal niya at sa mga taong tinawag niya sa kanyang purpose. Kaya ako, nakita ko dito yung letting go na part. Imagine ko si Lolo Noel, hindi ni-let go yung mga taong nasaktan niya, and all, nanakawan, sabi niya, matindi siyang kriminal and all. Kung hindi siya nakapagpatawad, hanggang ngayon, he'll be bitter for the rest of his life. Sa dami niyang ginawang kasamaan. And yet, we can see how God is using him. Nag-masteral degree, nag-aral pa sa kung saan saang theological school. Kaya, saludo ko sa iyo, Lolo Noel, because you let go of your past, and then you move on knowing that God has a plan and destiny for you. Kayo mga kapatid, may pinagdadaanan din po ba kayo? Wala pa po ba? Nasa ang parte na po ba kayo ng buhay nyo? Nasa before God? Or have you met God? Or nandito na po kayo sa after meeting God? Gusto po naming mapakinggan, marinig ang inyong mga saloobin or gusto pong i-share sa amin. Or kung may hinihiling po kayong guidance, ano po, ay bay nandito po si Pastor Jeff. Sagot namin kayo kay God. Ito po ang programang Sagot Kita. Huwag po kayong bibitaw. Katuwang po natin ang MX3. At 5 po ang pipiliin pa rin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa kanila. Huwag po kayong bibitaw.
Ow. Para sa family, gani ang isa kagisago pinalangga anay. One thing that we also love is MX3 coffee. It does not only taste good, but it is also a good source of calcium and has a very low sodium content. Through our coffee breaks, we can bond and talk about how can we sustain our productivity here at school. Tungod sa amo pagpinaligay, always successful ang mga activities sa school. Kaupod man namon ang MX3 capsule nga low in sodium, fat, and cholesterol-free sa amon everyday work. Tunay natural kag orihinal gani masaligan. Mabasa ta sa Bible, how good and blessed it is when God's people live in unity. God wants us to create happy relationship to share His goodness and love. And we can make that happen sa Bulig Tang MX3. Sa MX3, believe kami! Since I have been practicing wellness and integrative medicine, that means my concern is to find natural products because there is a trend for patients so that they can also incorporate the traditional as well as the Western approach. And one of those very good products is MX3. MX3 is an all-natural supplement coming from one humble but powerful fruit, the mangosteen. Queen of all fruits, they have also seen that it has one of the highest ORAC value. When we say ORAC value, that is a measurement of how good an antioxidant property a product has. That means it is able to resist a lot of those free radicals that causes weaknesses and damage to our cells. Pericarp. The pericarp contains the xanthan. And later on, we had it studied in Canada. Nutrisource Canada was able to identify the alpha, the beta, and the gamma nutrients. We were amazed about its health benefits. The alpha nutrient is an anti-inflammatory ingredient, and there are many illnesses that is due to inflammation. The beta nutrient helps a lot of people who suffers from infections. They are able to control microorganisms. So together with their regular medications, there is less tendency for long-term side effects. Now, the gamma nutrient they have found to be very good for improving our own immune system so that we are able to resist illnesses, especially from the free radicals around us. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Magandang araw po! Ito po si Venus Ra. Ngayong pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy with proper diet, exercise, and MX3 coffee mix to ignite my day. Lagi akong focus, active, at MXtraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 Coffee Mix, my choice! Candida Kanai, pasty siya. My art is making bread and sweet goodies. Let me share the secret I found that changed my life. Ang pagtanggap ko kay Jesus sa aking puso. Jesus gives me my daily bread. Jesus molds me to be formed in His image. Jesus is the feeling, my joy and passion. Jesus is the sweetest in my life. How sweet are your words to my taste? Sweeter than honey. Psalms 119 verse 103. Sinira ng Diyos ang puwang sa buhay ko. Tanggapin at ipagdiwang si Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Flex mo, Pinoy! Flex mo, Dolang Pinoy! Likas na husay, natatangi kahanga-hanga. Bawat likhay, hiyas na may angking ganda. Bawat kaway, may sinisintang pag-asa. Buy local! Flex mo, Pinoy! Go local! Flex mo, Pinoy! Kapayani ka! Be flex
is Rene Salud, ang inyong fashion designer to the world. Marami talaga ang kabisihan sa mundo ng fashion, kaya mahalaga sa akin ang MX3. Napakahalaga sa akin ang tulog. That's why kahit sobrang busy, I made time for a good sleep. Well rested ako and glowing like those beauty queens I dressed. MX3 is part of my daily routine. I am so blessed to have MX3 in my life. I am Rene Salud. Believe ako sa MX3, kaya umiinom ako ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Blessed day everyone! Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate, but there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Nagbabalik po ang Sagot Kita at araw po ng Biyernes, Sagot Kita kay God. Kasama pa rin po natin Pastor Jeff Elescopides, Senior Pastor ng Rebuild City Church. Bago po ang lahat, bago to Rebuild City Church, can you share a little background on this, Pastor Jeff? Yeah, Cheryl, we started a new church this 2023. We just thought of, you know, rebuild means rebuilding lives, rebuilding families through, of course, through Christ being in the center. So, kasi yung pandemic, maraming sinira. Nasirang buhay, nasirang pamilya. I mean, because of, biglaan kasi siya. So, people don't know how to relate with the pandemic. Mm-hmm. That's why we prayed about it. So, with my fellow pastor, Pastor June Aguilar, we started, it's more of a digital church with a physical location. So, it's borderless. We're gonna launch by February 4. I was gonna ask kasi where can they follow you if this is digital? Paano sila makakapag-subscribe as well? Kasi at least to digital, sabi mo nga 24/7 marireach kanila. Church anytime, anywhere, borderless. Well, may Facebook at YouTube po and Instagram, Rebuild City Church. Ayan, but we also have a physical church. Like this Sunday, I'll be preaching sa may AIM Conference Center, 10 a.m. po. So, if you're around Makati, 10 a.m., gusto nyong magsimba, we'll wait for you there. So. Or, pinakamabilis din nga po ay to follow them on their Facebook page. Yeah. Ayan po, yeah. Rebuild City Church. Yes. Ayan mga kapatid, dito na tayo sa ating mga komento, Pastor Jeff, ng ating mga taga-subaybay. Simulan ko po sa kay Lalaine Rebuta, Pastor. Ayan, may shortcut po ba sa pag-move on? Ang ganda ng tanong na yan, ha? Oo. Alam mo, habang kasing tayo dumadaan sa proseso, the Lord is building our muscle of faith. Uh-huh. So the more tayo, unti-unti, there's no such thing as shortcut. Kahit sa mga diet, pag shortcut yung diet, short-lived lang din yan. So, dumaan po tayo sa proseso para po ma-develop yung ating muscle of faith to trust in Him all throughout. Yan. Si Gina Tangkogo Sasil. Hello po, Pastor Jeff and Cheryl. Kanina, nakikinig lang ako sa kanya sa daily brad yun daily eh. Brad. At excited po ako sa topic. Ngayon kasi, ang bigat po talaga ng pinagdaraanan namin. Kasi ang anak ko po na panganay ay alam din niya ang kasalanan ng asawa ko at ang kasalanan na yon ay hindi basta-basta namin makakalimutan. Family yeah, po ito. Yeah. Yes. Forgiveness is a choice more than an emotion. It's a decision. Kaya po, when you choose to forgive, don't wait for you to feel it. Decide on it. Because God has forgiven us, we can forgive. So, that's one thing to consider pag magpapatawad tayo. Mm-hmm. Ito, si Ami, ano? Go ahead. Ami Garcia. Ako po, ma'am, para madaling makamove on, nagbabasa po ako ng Biblia. Yan lang po ang aking mahihingahan ng tulong. Si God. Tama. May Amen. Tayong Holy Bible. Go ahead, Pastor Jeff. Aabusuhin kita. Delia Pines. It's not the load that breaks you down. It's the way you carry it. Super true. The way you treat the problem is what really matters. Pray a lot. Ang gandang advice ng Cheryl. Pray a lot. Yan. Thank you. And, ayan pa. Si Lynn Lan Gomez Ibanez.
Ayan. Faith to our God is the best way to move on whatever we encounter in life. Dapat matuto tayong makalimot sa kung anuman ang masamang nakaraan natin. Need natin mag-forgive kung may tao tayong kailangang patawarin. God should be in our daily life. Yep. Ayan, be happy. Uy, sige pa, go ahead. Kaya pa yan. Pwede pa yan. Si Elaine Panganiban Bulila, napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Correct. Wala pong kasalanan na hindi niya kayang patawarin at walang makasalanan na hindi niya kayang baguhin. May plano po ang Panginoon sa ating buhay. He will use our life for His glory. That's very important kasi minsan may mga kasalanan na parang feeling mo hindi ito kayang patawarin ng Diyos. Well, si Lolo Noel kanina, ewan ko kung may lalamang pa doon, okay? Oo. Ayan, si Roselina Mejorada Parafina. Ayan, last natin. Ayan, God bless you more. Ayan, na-inspire sila sa buhay ni Lolo Noel kanina. Bago tayo magtapos, tapusin natin ito with a prayer. Ang ating lucky winners, Gina Sasil, Delia Pines, Lynn Ebanez, Flordeliza Apolinar, and Jello Gapo. Congratulations! Kayo po ang nagwagi ng gift pack mula po sa MX3. Pastor Jeff, tapusin po natin ang ating episode with a prayer. Perfect time. It's also a Friday. Makakasama na natin mga ating mga pamilya over the weekend. Sige po. Sa mga may pinagdadaanan po, nahirap mag-move on. Sa mga tao po naman na slowly nag-move on. At even sa mga tao naka-move on na, magdasal po tayo because the grace of God abounds. Panginoong Jesus, salamat po. Dahil hindi mo kami iniwan na, kumbaga, ulila. Meron kaming gabay, ang Holy Spirit, to guide us into all truth. Salamat din po sa Biblia na maaari naming maging gabay sa mga pagkakataong nag-aalinlangan kami o minsan kine-question namin yung kabutihan mo. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ba't ako pa nagkasakit? Ba't kami pa iniwan ng aming asawa and all? Lord, ipaunawa niyo lang po na mahal niyo sila. At eventually, kung kami po ay patuloy na lalapit sa iyo at kakapit sa iyo, Lord, you will give us the result of our faith, which is, Lord, a greater understanding of your love and a deeper relationship with you. Again, Lord, sometimes it's not the destination, but it's the journey na makasama ka namin habang kami may pinagdadaanan. So, Panginoon, anuman pong uri ng pinagdadaanan, ang mga pinagdadaanan ng mga nakikinig ngayon, palakasin niyo po ang kanilang spiritual na estado sa kanilang lakad dito. At alam ko, Lord, na those who put their trust in you will never be forsaken. Salamat po. Amen. Sa lakas na ibibigay nyo sa mga taong nakikinig ngayon dahil sila magtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras ng tanungan at sagutan. Magsama-sama po tayo muli sa Lunes, alas 4 ng hapon, sa programang Tulay Mo sa Serbisyo Publiko, Kalusugan o Pagninegosyo. Dito sa 92.3 News FM Radio 5, ang totoong tunog ng serbisyo publiko. Ako po si Cheryl Quasim at Pastor Jeff Eliscopides po. Sagot kita! I love making people happy talaga. Ang sarap ng pakiramdam. Kaya lang, ang importante, kailangan ikaw muna ang masaya. Ako po si Bobet Vidanes, 54 years old, isang direktor at isa ring konsehal sa mahal kong bayan ng Pilya Rizal. Sa mahabang panahon, tatlong dekada rin ako nagtrabaho sa isang broadcasting network. Nung time na gusto ko na talagang magpahinga, alam ng pa ako kung saan ako hahakbang, uuwi ako ng Pilya Rizal. Dito ako natuto mangarap. Paulit-ulit to, hindi ako nahihiya ang sinasabi. Ang pangarap ay hindi mananatiling isa lamang pangarap. Ang dami kong ginagawa at ang dami kong pang gustong gawin. Hindi pa ako tapos eh. So, kailangan ko ng supplement na gagabay sa akin. Yan ang MX3. At my age, I'm so happy talaga. Wala pa akong maintenance. That's why nag-i-enjoy pa ako doon sa pag-i-explore ko. Ngayon, nag-i-enjoy ako bilang kusihal. Hindi pa rin ako tumitigil bilang isang director. So, physically, kaya pa. Nowadays, mas marami ako talagang pinipray na thank you. Thank you for making me healthy. Thank you sa food. Thank you sa friendship. Thank you sa mga ngiti. Thank you, MX3. MX3, you make people happy. Solid. Ayoko
I don't want to be conservative when it comes to dreaming because I dream high. Hi, I'm Ann Payawal. I'm 50 years old and I'm a businesswoman. Marami kasing struggle sa pag-start ng business. Number one is you have to believe in yourself. Because if you don't believe in yourself, nobody else will believe in you. Since we are a family of pet-loving people, na-realize naman there's a big need para magkaroon ng mga grooming services that can take care of the animals. And then the family, my siblings, decided to start the business together with our two friends. What we want to do is to be an advocate of animal care and love. We're planning to put this business in franchise. That's why when I dream high, I also take care of myself. So yun yung goal ko, to stay fit, to stay healthy by taking MX3, and to continue working with my siblings and make this company grow and mag-launch kami ng mga franchise in different cities. MX3 is like praying. We cannot live without prayers, right? Based on my experience, MX3 works for me. It works for my life. It's a miracle. And I couldn't find anything closer to that. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153. Tapos na ang isang oras ng tanungan at sagutan. Tanong nyo sa serbisyo, negosyo at kalusugan. Sagot ni Cheryl Cosi. Sagot kita sa 92.3 News FM Radio 5. Ito ang totoong tunog ng serbisyo.